Magandang araw mga ka-opangs! Atin pong tunghayan ang ikapitong kabanata ng ating kwento. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Para maaliw ang hipag at magkaroon ito ng pagkakaabalahan, ginawa ni Aramina Bernardo na fashion buyer si Carla. Ang trabaho niya ay mamili ng pinaka-latest ready-to-wear garments na ibebenta sa chain of Regal Garment Stores na nagkalat sa buong bansa. Hindi lamang local products ang bibilhin ni Carla, kundi imported products as well. Sa trabaho niyang ito, madalas siyang magbiyahe sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa Hong Kong, Singapore, at hanggang sa New York kung kinakailangan. Mga 3 buwan pa lamang siya sa kanyang trabaho nang muling mag-cross ang kanilang landas ni Reynan. Nasa Lawag City si Carla dahil nagsadya siya sa Ilocos para tingnan ang mga habing Iloco ng mga tela na iniisip gawing materials for summer wear ng Regal Garments. Naalaman niyang magandang gawing blouses and skirts ang ilan sa mga ito. Para pag-usapan ang supply ng tela sa kumpanya, niyaya ng manager ng isang weaving factory si Carla nang mag-lunch. Kumain sila sa Mesa's Dinner kung saan may American and local dishes. Hindi napansin ni Carla nang pumasok sila ni Mr. Rico Melion na nasa isang mesa si Reynan at Lani. Kumakain ang dalawa. Pero agad na nakita ni Reynan si Carla nang pumasok sila ng kasamang lalaki sa loob ng restaurant. Agad na nakaramdam ng inis si Reynan. Sinikap niyang lumayo kay Carla sa pag-aakalang gusto ng babae na manahimik pagkamatay ni Danny. Iginagalang niya ang pasya ng babae kahit na napakahirap para sa kanya na huwag makipagkita kay Carla at sa kanilang anak. Pero heto ngayon ang biyuda ni Danny Bernardo na may kasamang ibang lalaki sa isang malayong lugar. Ano ang ginagawa dito ni Carla sa Ilocos? Sa loob-loob ni Reynan. Nagkataong matikas din ang lalaking kausap ni Carla. Parang hindi niya kilala si Reynan at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Mr. Melion hanggang lumabas sila sa restaurant. Naiwan doon si Reynan at si Lani. Dapat ay 2 araw pa siya sa Ilocos, pero nang gabing iyon, naghanda nang umalis kinabukasan si Carla. Kailangang makalayo siya kay Reynan. Hindi sila kailangang magkalapit pang muli. Doon siya nakabook sa Hotel Tiffany at nasa 3rd floor ang kanyang kwarto. Tapos na ang kanyang business transaction doon. Balak sana niyang pumunta sandali sa Fort Alocanja Resort para mag-relax pero hindi na niya itutuloy. Naligo si Carla at pagkatapos ay nagsuot ng towel robe para mag-brush ng buhok. Pinagmasdan niya ang kanyang mukha sa salamin. Bakas pa din doon ang pangungulila niya kay Danny. She missed him so much. Si Danny ang naging lakas niya at gabay. Ang kanyang naging inspirasyon. Napakalaki ng pagkakaiba nila Danny at Reynan. Kahit minsan, hindi siya nadulutan ni Danny ng anumang sama ng loob. Panay kabutihan at pangunawa ang ipinakita nito sa kanya. Pero si Reynan, ilang beses na bang sinugatan nito ang kanyang puso? Kanina lamang ay kasama nito si Lani. Naitanong ni Carla sa sarili kung kasal na ang dalawa at naroon sa Lawag on their honeymoon. Wala na siyang pakialam kay Reynan. Bahagi na ito ng lumipas. Narinig niyang tumunog ang buzzer ng pintuan ng kanyang silid. Naisip ni Carla na baka pinanhik ng bellboy ang hiningi niyang computation ng hotel bill
na dapat niyang bayaran. Tumawag siya sa counter at sinabing aalis na siya bukas. Wala sa isip na binuksan niya agad ang pintuan at nabitawan niya ang hawak na hairbrush nang makita niya doon si Renan. "Hello again, Carla." Nangingiting wika nito, although hindi abot sa mga mata nito ang ngiti. Napakaliit talaga ng mundo para sa ating dalawa. Bago niya maisip ang isasagot, nakapasok na ang lalaki at isinira nito ang pintuan. "Bakit parang gulat na gulat ka? May inaasahan ka bang ibang paunauhin? Yun bang kasama mo kanina sa restaurant? He was not bad looking, you know? Kahit kailan malisyosong pag-iisip mo." Inis na asik ni Carla. "Ano kailangan mo at pinuntahan mo ako dito?" "We have so much unfinished business to settle, Carla. Baka nakakalimutan mo ito." "I don't think so. Tapos na tayo, Renan. Leave me alone and go back to your wife." "Wife? You are mistaken again, sweetheart. Wala akong asawa." "Si Lani. Nakita ko kayo sa restaurant." "Lani is a dear old friend. Kumain lamang kami." "Wala akong pakialam kung ano man ang mga ginagawa ninyo." "Wala akong interes. Kung ano ang sadya mo dito, sabihin mo na at pagkatapos ay umalis ka na. Gusto kong kamustahin ang aking anak. Bakit naririto ka at pinababayaan mo ito? Sino ang nag-aalaga sa anak ko?" "Okay, si Lawrence. Si Lawrence ay inaalaga ang mabuti ni Nana Luisa. Ako ang fashion buyer ngayon ng Regal Garments Incorporation. Nakiusap si Ate Aramina na tulungan ko ito. Malaki din naman ang kinikita ko dito." "Napakalaking halagang iniwan ni Danny sa inyo ni Lawrence. Hindi mo na kailangan magtrabaho pa." "Oo, pero kailangan ko din namang may gawin. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Hindi lamang naman dahil sa pera." "So you are bored. At marahil ay namimiss mo na rin ako, hindi ba, Carla?" "Don't be absurd. Ni hindi na kita naaalala." Naningkit ang mga mata ni Renan at nakaramdam ng takot si Carla nang pagmasdan siya nito. "Dahil hindi na ako makapapayag na mawala ka pang muli sa aking buhay. Halos hindi ako nakasurvive noong una. Kailangan kita sa buhay ko, Carla." "Hindi na ako ng tulad noong una. Nagkaroon na ako ng asawa. Namatay nga lang si Danny. Pero kahit kailan ay hindi naman kayo nagtalik. Hindi nga. At hindi si Danny ang ama ng anak mo, hindi ba? Hindi nga. Sino ang ama ni Lawrence, Carla? Ikaw." Bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Renan at inangkin ito ang kanyang mga labi. Naging napakahigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Renan. "Halikan mo ako, Carla. Yakapin mo ako. Damhin mo ako, my darling." Saglit lamang na pinakawala ni Renan ang mga labi niya para huminga. At nagpaubaya si Carla. Naglambitin siya sa batok ni Renan at tinugon ng buong pananabik at init ang mga halik nito. "Huwag mo na akong lalayo ang muli, Carla." "Renan, oh, mahal ko." Tinanggal ni Renan ang kasuotan nito hanggang sa huling saplot. Napasinghap si Carla nang mapagmasdan ang katawan ng lalaki. It was magnificent in its strength and hardness. "Ngayon, kailangan na ring mawala ang iyong kasuotan." Anas ni Renan at madali nitong natanggal ang suot ni robe ni Carla. He pressed her to him and she gasped in pleasure when she felt the potency of his arousal against her. His lips covered hers, parting them with his tongue. Carla swayed against him, alive with prickling sensations. Every nerve of her body cried out for his touch. Walang inaksayang panahon si Renan. Inihiga nito si Carla sa kama at agad tumabi sa kanya. Itinukod ang isang siko at tumagilid para pagmasdan siya. "Huwag mo akong dadarangin, Carla, kung ibibitin mo rin lamang ako pagkatapos." "Hindi, Renan.
Gusto kong angkinin mo ako ngayon din. Lumatag ang katawan ni Raynan sa kanya. And then he filled that aching void deep inside her. Nakakabaliw ka. Alam kong palagi kang handa para sa akin, Carla. Tinanggap ng katawan ni Carla ang bawat pananabik na pag-ulos at tinugon ito ng kapwa init. Lahat ibinigay nila sa isa't isa. Parang ayaw nilang matulog sa buong magdamag na iyon. Napakabango mo pa rin, Carla. Tulad ng dati, hindi ka nagbago. Dahil mahal pa rin kita, Raynan. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, mahal pa rin kita. Kahit kailan ay wala kang naging kapalit sa puso ko, Carla. Dahil wala kang katulad para sa akin. Muling nagsanib ang kanilang mga katawan. At nang narating nila ang kaganapan, sinambit ni Carla ang pangalan ni Raynan. Akin ka, Carla. Tugon ng lalaki. Minsan ka nang naging akin, at ngayon ay magiging akin ka muli.